Hi everyone! Welcome to my channel. Before anything else, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga viewers sa pagbibigay po ng panahon para panoorin po ang video na ito. Bago ko po simulan ang topic ko, yung isi-share ko sa inyo, gusto ko lang pong magbigay ng disclaimer. I'm not a medical practitioner, I'm just an ordinary mom. Lahat po ng isi-share ko sa inyo ngayon na mga tips are based on my experience, and of course, I did research, and some of it also are from my lactation nurse nung nanganak ako. So, sana po, goal ko po sa video na ito na ma-encourage ko po kayo na magpatuloy for breastfeeding, especially those who are struggling. Makaka-relate po kasi ako, that's what motivated me to create this video. Kasi bago ako naging successful sa aking pagpapa-breastfeed, dumaan po ako sa point talaga, nagsastruggle ako sa aking milk supply. I came to the point na mag-give up na ako. Akala ko hindi ako makakapagpapatuloy sa aking pagpapa-breastfeed. So sana po is mag-workout din itong mga tips na ibibigay ko sa inyo. At saka most of the tips din that I'll be giving you are really true and effective. Ito din yung ginagawa din ng iba. Ito din yung advice. Yan. That's the goal of my video. Sana po may matutunan kayo. So sa mga viewers, i-share nyo po ito sa mga kaibigan ninyo, mga kakilala ninyo na alam nyo na mga nganak or yung may mga anak na nagsastruggle sa kanilang pag-boost ng kanilang milk supply. So para po sa lahat ito, hindi lang po ito para sa mga ina. So, hindi ko na po ito patatagalin itong i-share ko sa inyo. So let's proceed to tip number one. Tip number one po is good latch. Napaka-importante po na si baby ay nakakapag-latch ng tama. Well, anyway, ano po ba yung latch or latching? Ang latching po, ibig sabihin is, it is how the baby fastens onto your breast while breastfeeding. So, may papakita po ako sa inyong picture, yung tamang pag-latch ni baby. Actually, marami pa kayong makikita sa internet, sa YouTube, Google, kung paano yung tamang pag-latch ni baby. At nung nanganak kayo at manganganak kayo, sa hospital ninyo is meron po kayong tinatawag na lactation nurse. Pwede po kayong magpa-demonstrate, magpaturo at magpa-guide. Kasi yun din po yung ginawa sa akin ng lactation nurse ko. Sa good latching po, importante po kasi ang magiging resulta is dalawa po yan. Pag si baby ay hindi nakapag-latch ng tama, hindi po makakakuha ng most of the milk si baby. It means kulang yung milk na makukuha niya kasi nga hindi tama yung pag-fasten ng mouth niya dun sa breast ninyo. Number two po is your nipple po is mag-susore po siya at magka-crack. So masusugatan. So pag nasusugatan po yung nipple natin, kasi I've also experienced that, is talagang napaka-painful. Yung next nursing session is napaka-hirap, napaka-sakit. So, yung ginagawa ko po is, nilalagyan ko po ng balm, lanolin balm, yung nipple ko pag nagsusore siya. Especially pag naliligo, para hindi po magiging worst yung nipples na nagsore na. At saka, every time na maglalatch si baby initially is I hold on my breath, tinitiis ko talaga kasi pag hindi mo titiisin yung pain is ano, talagang gi-give up ka sa pagpapa-breastfeed. Kasi mostly yan kasi yung iba kong naririnig sa ibang mga kakilala ko na that they stop breastfeeding kasi nga nasusugatan yung nipple nila at sa totoo lang talagang masakit siya. So importante po yung good latching. Malalaman po ninyo na nagla-latch ng tama si baby if hindi po painful. Dapat hindi po painful yung nursing time ni baby. At saka si baby is nabubusog. Nakakakuha siya ng tama ng dami ng milk. So, yun po. Pag hindi po tama yung latch ni baby, dapat i-break nyo. With your clean finger, ilagay nyo po sa corner ng mouth ni baby para ma-break yung latch. I-check nyo po every now and then kung tama yung latching ni baby. No matter what position, how you hold the baby while nursing, dapat ma-check palagi yung good latch.
Pero minsan din, yung sa position of how you hold the baby, factor din yan para makapag-latch ng tama si baby. So, marami po kayong makikita dyan sa mga research. At saka, yun nga po, uulitin ko, yung lactation nurse ninyo, huwag po kayong mahiya na magtanong at saka magpag-guide. So, tip number 2 na po tayo. Ito po, nako, napaka-importante at saka napaka-proven and tested talaga ito. It's feed on demand. Yes, tama po. The baby should be nursing as frequent as possible. Pero yun nga, babalik tayo sa tip number 1. Minsan, magsa-struggle talaga tayo to feed the baby as much as we want to pag may sugat na po yung nipple natin. So, importante din po, balikan natin yung tip number 1. We check the latching, and then number 2, ito po, is frequent nursing. Kasi po, the breastfeeding po, breastfeeding follows the law of supply and demand. The more po kayo nagpapa-breastfeed ng maraming beses sa inyong mga anak, the more po yung milk na ipoproduce sa katawan ninyo. Kasi si baby, yung kung gaano kadami yung milk na nakukuha niya sa inyo, is yun din pong ang isisignal sa katawan nyo na iproduce. Yun po yung supply and demand. So, kaya po, para sa mga nanay dyan na full-time housewife, so you have much more time talaga po to do the nursing session. Ang sa experience ko po is isa po talaga yan sa nakapagpadami ng supply, nakakapag-pa-establish ng milk supply ko. Kasi nasa bahay lang ako, so I have the luxury of time really to do the nursing session. So, may yung baby kasi natin dumadaan din sa growth spurt, maraming factor yan. So pag dumadaan sa growth spurt yung anak natin, nag-nurse sila ng ano talaga as often as he wants to. 1 hour, minsan every 30 minutes, minsan every 15 minutes. After makapag-burp, after magtae yung anak ko, gusto na naman niyang magdede. So yung talaga, so natutuwa din ako. Kasi habang lumalaki si baby, namamaster niya yung tamang pag-latch at saka over time, nahi-heal din yung nipples ko na nagsusore. So, nai-enjoy ko na din. Later on, nai-enjoy mo yung pagpapa-breastfeed sa anak mo. In addition lang po on feed on demand, minsan tanong din ito ng mga ina, lalo na yung mga ina first lang, yung mga hindi talaga sobra-sobra yung milk supply. Kung paano ba malaman na si baby is they're getting enough milk? So ito po, malalaman nyo pag si baby is tama yung milk na nakukuha niya if the baby is producing regular dirty and wet diapers. At saka si baby, his growth is on track. He is gaining weight, so your supply might just be fine. So, ganyan din yung concern ko dati kasi parang nagda-doubt ako sa sarili ko. Hindi ako masyadong confident if tama ba yung dami ng milk na nakukuha ni baby. Pero nung nakita ko na si baby is lumalaki, talagang nagchachabi yung baby ko, yun, natutuwa ako. So, yun pala, every pag-check-up ko sa pediatrician, the well check-up, the baby is growing well, so dun ako nakampante. Tip number 3 na po tayo, it's pumping. Yes, tama po. Kailangan po after nursing the baby, you need to pump. Para yung excess extra milk na nasa breast ninyo is ma-release po siya. Pero, minsan po, kasi experience ko din, walang masyadong nakukuha ko, wala akong masyadong nakukuha ng milk after mag-nurse si baby. Factor din po minsan si baby lalo na pag nasa growth spurt period, nakukuha niya talaga yung milk. Talagang na-empty niya yung breast niyo. Take note po, a nursing baby po is way more effective than any breast pump. Yung sucking power po ni baby, ang galing niyan. Sabi nga, yung nakukuha mong milk through pumping, if nakakakuha kayo ng 4 ounces, more than 4 ounces pa po ang nakukuhang milk ni baby when he is breastfeeding. Yan po. So, huwag kayong mag-alala if hindi nyo talaga afford yung breast pump. You can do also hand expression. So, magpaturo kayo sa lactation nurse ninyo. Meron din kayong mapapanood na mga videos dyan kung paano yung proper hand expression. Para ma-empty lang yung milk
sa breast ninyo. Kasi nga, as I have said on tip number 2, feed on demand, na the more po na mag-empty yung breast ninyo, is dun po mag-cue yung katawan niyo na i-replenish yung milk na nawala sa katawan ninyo. I-ano po niya yan, isusupply niya po yan, yung dami ng milk. So, yung iba is meron din silang ginagawa. Ako din, I experience power pumping. So, I'll give you an example of power pumping. Ito po yung power pumping na sinusunod ko kasi advice ito ng nanay na kakilala ko dito. It's 20 minutes of pumping, 5 minutes break. 15 minutes pumping, 5 minutes break. 10 minutes pumping, 5 minutes break. And then 5 minutes of pumping. Itong power pumping po na sinasabi ko sa inyo is para po doon sa mga gustong mag-build ng freezer stash ng milk ninyo is after nursing the baby, nagpa-pump po sila ng extra. So this is in addition to your nursing routine, regular pumping, regular nursing routine, itong power pumping po. So as I have said po, iba-iba po kasi yung respond ng katawan ng mga babae. Yung iba napaka-receptive to pumping, yung iba din naman is hindi. Yung power pumping, pwede mo yung gawin like days or mga ilang araw mo yan gagawin. Like in a day, mag-power pump kayo ng twice or depende sa inyo. Ako ay power pump twice a day, minsan once a day lang. Nagpa-power pump ako. An addition to my pumping routine. So, yun po. At manonotice nyo po yung increase ng milk supply ninyo. Kasi minsan din po, nakakapagod din po kasi ang pumping. So, as much as possible, kung afford nyo yung hand-free na breast pump, mas maganda po kasi mas komportable po siya. Pero kung hindi naman, pwede din po yung ordinary electric breast pump or manual breast pump. So, nakakatulong po yung pumping talaga. So, that is my tip number 3. Now, tip number 4, it's proper nutrition. So, napaka-importante po na tayong mga lactating mothers, we are eating the right amount of healthy foods. So, sa akin po, since hindi po kasi available dito yung malunggay, is I take lactation supplement kasi, diba, sinabi ko na sa inyo na hindi ako yung sobra-sobra yung milk supply. So, kailangan ko talaga ng supplement. So, mga ilang buwan yun na nagtitake ako ng supplement, hanggang nag-establish yung milk supply ko, dun lang ako tumigil sa lactation supplement. Tapos, lots of fluids po. Maraming tubig, like you drink a glass of water before nursing, and after nursing po, you drink one glass of water each. Tapos, milk. Yes, milk, mga Milo, kahit anong mga, yes, masabaw. Diyan sa atin sa Pinas, nako, napakadaming malunggay. Yan, kumain po kayo ng maraming malunggay kasi proven na po yan, nakakapag-boost talaga siya ng milk supply. So, magtanim kayo dyan, damihan na ninyo. So, yan, masabaw, importante yan. At saka, yes, mga Gatorade, mga ganyan. Kung ano-ano na lang yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko na inumin, na mga fluids, talagang sinusunod ko. At saka, oatmeal din po, napakagaling. Kahit hindi ako mahilig kumain ng oatmeal, minsan nakakasuka pero tinitiis ko. Kumakain ako ng maraming oatmeal talaga, isang malaking bowl. Twice a day yan. Para lang talaga mag-ano yung ano ko, dadami yung milk supply ko. At saka, vitamins. Prenatal vitamins, continue taking it. Siguro, in-advise yan sa inyo ng doktor ninyo. Ang sa akin po is postnatal vitamins. So, yan mga nanay dyan, importante po, be healthy. Kailangan po natin ng extra calories pag tayo po ay nagpapa-breastfeed. We're down to the last tip. It's massage. Lactation massage. Nakatulong din po itong lactation massage. Advising po ito ng kaibigan ko na nanay dito. I do breast massage before and during nursing. Yes, habang nag-nurse si baby, may tamang pag-massage po niyan. Magpaturo po kayo once again sa lactation nurse ninyo kung
paano siya. Nakakatulong po ma-stimulate yung milk po na lumabas. So yun po mga nanay, mama, mommies dyan, nabigay ko na po sa inyo yung mga tips na nag-workout po sa akin. So sana po, hopefully po is mag-workout din po sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan sa video na to, na encourage ko kayo na magpatuloy. Kasi alam ko na hindi madali. Ang pagpapa-breastfeed po talaga is it takes a lot of determination and hard work. Kasi kung hindi po talaga fix yung mind nyo na you do exclusive breastfeeding or magpa-follow ka sa breastfeeding method, talagang gi-give up ka. Kasi may mga challenges kayo na may encounter along the way. So magpatuloy lang po kayo, ipagpapatuloy nyo yan. At saka huwag po kayong mahiya na humingi talaga ng assistance or tulong sa kung sino yung alam nyo na makakatulong din sa inyo. So, leave comments below. Gusto kong malaman kung nag-workout ba ang mga tips na to. Ano din po yung mga strategies na nakatulong sa inyo. Babasahin ko po yung mga comments ninyo. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and click the like button. Also, click the notification bell para updated po kayo for the next coming videos. Maraming salamat po sa panunood and see you in our next video.